Ayan, hello everyone. This is your Pinoy Galaan. Ngayon po tayo ay mag-badding ng tomato. Tomato po siya. And yung isa, dalawa, tatlong puno siya actually. Ay hindi, isa, dalawa, tatlo, apat, limang puno siya. So yung isang puno dito ay ididikit natin sa pinakamalaki. Babading natin siya. And it will take few minutes. Ayan. Yung mga mahilig po sa mga agricultural thing, ayan po. I learned this one also from watching YouTube. So I wanna try and I wanna know if it is really working. Yun po. Samahan niyo po ako. Ayan. So, eto yung tomato na pinalaki ko. More than 1 month na siya, pero dahil nandito siya sa paso, hindi siya paso, plastic paso. Ito is yung sa bottle ng water yan, and ito sa ilalim para masalo yung tubig niya. Ito yung sa yogurt, yan yung sa yogurt yan. Ito yung sa bote ng tubig, plus dalagay ng tubig. So ayan po. So ayan, samahan niyo ako. Ayan, first thing is tanggalin ko muna yung mga, meron kasi dito mga tumubo, kagaya nito. Tumubo siya, hindi ko alam kung ano siya. Hindi ko rin talaga alam kung ano to, so tanggalin ko na lang rin. Ayan. So, ilalagay ko siya dun sa ilalim. Ayan, ano siya, para siya maging, hindi ko maalala kung ano yung mga doon. Kasi sa ilalim nito, meron din tayong lemon and meron tayong orange sa ilalim na tumubo. Yung mga buto-buto na ilinagay ko, tumubo sila. So, lagay ko siya dyan. It will be natural fertilizer. Ito rin, meron din isang tumubo rito na hindi ko rin alam. May mga tusok-tusok. Since na meron din kasi ako nito sa ibang paso ko, tatanggalin ko na lang rin siya. Kasi, nakakaagaw pa siya ng nutrients para dun sa aking, tomato. Ayan, so gagawin na lang natin siyang pataba. Ayan. So gagawin na lang natin siyang pataba dyan. Hindi ko rin kasi alam kung ano yan. Nakalimutan ko na kung ano yung mga linagay ko rito na seeds. Pero since hindi siya yung priority ko na seeds, tatanggalin ko siya. Kasi ang pinaka-priority ko rito na seeds is ito yung lemon, and hindi ko rin alam kung alin dyan sa kanila yung orange. Ayan. Tanggalin natin yun. Tanggalin natin yung mga excess na dry. Ayan guys. So, ayun. Since I like agriculture, yan, mga pagtatanim-tanim, I like it so much, gardening. So, ayan. Meron ako mga ilang-ilang halaman sa aming bahay. Ayan, sa aming kubo. So, ayan guys, tanggalin lang natin yung mga yellow-yellow. Ayan. And, ito yung nakikita nyo, ito yung orange or lemon. Hindi ko alam kung alin dyan yung orange and alin dyan yung lemon. Basta may linagay ako dyan ng orange and lemon. So, ayun. Yung isa kasi may tusok-tusok, kaya tinanggal ko. Ayoko na may tusok-tusok. So, ayan yung lemon. Ito yung lemon or orange na tumubo, hindi ko alam. So, ito yung gusto ko mangyari. So, ilang puno siya ng tomato? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam! Siyam na tubo siya. So, ang gagawin ko para lumaki siya ng husto, yung pinakamalaki na, ilalagay natin doon. Okay? So, tanggalin muna natin yung mga excess na dahon kasi hindi natin kailangan yung excess na dahon. Ayan. Ito. Itong dalawa pagsasamahin natin. So, kailangan lang natin ng tape. Ito yung tape na electrical tape. Pwede na rin itong gamitin. Just to mag-hold lang sila. Kasi kailangan lang naman is hindi matanggal yung pagka
dikit or pagkalagay natin. So, ayun. Kailangan natin ng malinis na kutsilyo. Ayan. Ito yun. Blade mas maganda pero kasi wala akong blade. So, ito na lang. So, ito ang ilalagay ko doon. So, ang gagawin ko ngayon now is ito. Ito. And ito. So, unahin ko muna ito. So, ito, unahin ko muna siya. Tatanggalin natin. Tama ba? Ganun ba o ganito? Ito, ganito. Ito. Tatanggalin natin siya. Ayan. Tinanggal ko na to. And ito yung isusupport natin dito. Ayan. Sa isa sa pinakamataba. Ayan. Yung isa kasi yung katawan is pinakamataba siya. So, ito. Isusupport natin siya doon. So, ang gagawin lang natin is lalagyan natin siya ng konting hiwa. Ayan. Mas maganda sana kung blade. Kaso wala talaga akong nakitang blade. So, ilalagay lang natin siya ng ganun. Hindi pa. Konti pa. Ayan. Konti pa. Ayun. Tapos ito, ilalagay natin ganun. Sha-sharp natin ng konti. Ayan. Kung nakikita nyo guys, ito. Ito. Parang tatsulok siya. Yung tatsulok na yon, ilalagay natin siya dito. Ilapit natin yung camera natin. Ayan. Ito, ilalagay natin dito sa hiniwa ko. Ayan, nakikita ba yung hiniwa? Ito yung hiniwa. I-insert lang natin siya gano'n. Insert siya natin. Pagka na-insert na natin, ayan, di na-insert na natin, iti-tape natin siya ngayon. Ayan, ha? So, meron tayo rito ng tape. Ito ay isang electrical tape lang. So, mas maganda sana kung isang klase ng tape ang gamitin. Pero as I see, pwede rin yung electrical tape. So, actually, ayan, medyo may mali sa ginawa ko. So, dapat ito hindi ganun, baliktad. So, kailangan kong ulitin. Dito dapat ako sa kaliwa. Ayan. Dapat pa ganun. Ayan. Bawasan ko pa ng konti. Ayan. Ayun, okay na. So, ito dapat pa ganun. Ayan. So, ayan guys. Dapat nakaganun siya. So, ang gagawin ko na lang is iti-tape natin siya para wag siyang magkahiwalay. Ang purpose lang ito is mas support yung pinaka-main ng maraming ugat ng dalawang ugat. Ano ba 'yun, ang gulo? Ayan, basta 'yun. So i-support natin itong dalawa, make sure na dikit para wag silang maghiwalay. Parang ano lang, parang nagpipishing. Dapat kalimbangin para wag mahulog. Ito rin, dapat dikit na dikit nang wag magkahiwalay yung dalawang roots. Kasi later on, pag dikit na dikit sila, ang kapit na kapit, hindi mahuhulog. Ayan. So, ayan. Ayan guys. Dinoble ko pa siya. After couple of days, magda-dry siya and magiging dalawa ang life support niya. So, ito, at saka yung isa, ito. So, dalawang ugat, isang puno. So, ito yung stem na to. Ito yon, ito. Magiging mataba siya later on. Ayan. So, meron na tayong isa. So, yung isang yon. Actually, it's just an experiment. So, yung isa dito, ito, payat din siya. So, ilalagay natin siya sa kabila. Isusupport natin. Ayan. Etong payat na to, so, payat siya. Isusupport natin siya sa kabila. Okay? Gagawin natin siyang ganun. So, meron din akong nakita na ibang technique. Pwede na siyang i-sharp dito
sa kabila and itusok lang ng pagano'n sa paloob para maging dalawa yung source ng ano niya, ugat. Ito, medyo healthy siya. Ito talaga payat. Ito, medyo payat din siya. Itong nandito naman sa dulo, ito, medyo healthy rin siya. Ito, medyo healthy rin siya. So, ang gawin na lang, ang gagawin ko na lang, ito, I was thinking na lang kasi na tanggalin ko siya or putulin ko siya. Pero since naman nang hihinayang talaga ako, ang gagawin ko na lang rin is hayaan ko siya for a couple of days and babalikan ko siya if etong ginawa natin is magiging successful. So, yun lang guys. Thank you very much sa inyong lahat dyan. I hope na nagustuhan nyo yung blinag ko about drafting. Ano ba yung tawag dito? Nakalimutan ko. Sige na. Kayo na bahala. Basta yun. Napanood nyo. Thank you. And titingnan natin after couple of months. I-update ko kayo kung anong nangyari dun sa isang ginawa ko. Okay? Thank you. I hope you enjoy and I hope you learn something from someone who is not experienced that much in this kind of thing. Thank you, have a nice day, and I hope you have fun. So don't forget, this is just for fun, okay? Thank you. Bye-bye.